Isang magandang buhay po sa inyo mga ka-CRT. Ngayon meron po tayo ditong laptop na widescreen ang problema. So pag binot natin siya, maririnig natin yung Windows logon. So ibig sabihin nagpa-process yung ating laptop. Pero widescreen lang ang nakikita natin sa ating LCD. So gagawin natin yan. And kung bago ka pa lang sa ating channel, don't forget to subscribe and turn that notification bell. So ang una po natin gagawin is tatanggalin natin ang ating screen gamit ng ating kuko. Ipipressure lang po natin ang mga clip nito. Pagka yung LCD natin ay ganito siya, wala siyang mga tornilyuhan. So puro clip lang po yan. So kahit kamay lang natin ang gagamitin o kaya pry tool ang sikwat natin. Tapos yan, maghihiwalay na yan. Kung di tornilyo naman, tornilyo muna tatanggalin natin bago natin sisikwatin ang ganito. Mas madali ito guys kung may pry tool, pero kung kaya nyo sa daliri ninyo, eh pwede rin naman. Once na maubos na natin yung clip, matatanggal na natin ating cover. Then meron tayong tornilyo dito, tatanggalin natin sa baba at saka sa taas. Pagkatapos po nito, hihilain natin siya ng ganito. Gamitin natin ang thumb para gumalaw yung hinge. And huwag natin masyadong hahatakin dahil meron itong flex ng camera. So saka na natin ito hatakin ng ganito pag natanggal natin yung flex. And then, i-remove muna natin yung ating ribbon cable flex ng ating LCD. So basically, ang gagawin natin dito is iti-testing natin ito sa ibang LCD nang malaman natin kung may problema yung mismo LCD. By the way guys, sinubukan ko to sa TV or sa ibang monitor gamit ang VGA cable. So meron siyang display doon. So it means nandito sa display ang problema. Ngayon i-confirm natin kung LCD ba ang problema or yung flex cable. Then hatakin lang natin to dahil nakaglue lang naman yan. And then after na natin itong matanggal, kukuha tayo ng mga extra nating LCD. So kailangan meron tayong extra para malaman natin kung may problema nga ba. So wala naman problema guys kahit anong size ng LCD dahil same pins lang naman yan, 30 pins, basta't LED monitor siya. Meron kasi yung isang klase yung may inverter pa, yun yung hindi pa pwede rito. So pag LED kahit anong size niyan, pwede yan. Then after natin ilagay, ipapower on natin, ayan, widescreen pa rin po siya. So wala po sa LCD yung problema. It means good po yung LCD natin. So ang pwedeng suspect natin dito, it's either yung flex cable o kaya may problema sa supply ng ating motherboard papunta sa ating LCD. So ito, troubleshoot natin po yan. So ngayon, i-disassemble muna natin ang ating laptop. So guys, ito na yung ating Dell laptop. So widescreen pa rin siya. So inisa-isa ko yung flex natin, yung cable nun. Kung may continuity itong cable papunta sa ating LCD, eh meron naman siyang continuity. So ang na-find out ko dito is walang supply ng 3 volts yung pin na yun. So kailangan meron din kayong board viewer. So nag-download ako ng board viewer para sa model ng laptop na to. So yan po yung buong board niya. And then ito yung LCD connector. Sa LCD connector na yan, makikita natin yung mga pins, kung ano yung mga connection niya, and kung ilang volts yung dumadaan sa kanya. So meron dito sa pin 27, makikita natin dito is 3D 3 volts. So dapat yan, 27 pin na yan, eh meron 3 volts. Ngayon guys, titester rin natin. So punta tayo sa DC voltage. Lagay natin yung ground dito. So naka-power po yan ha. Nasa Windows na yan. So hanapin natin yung 27 pin na yon. Titester rin natin. So yan, nag 3.3 volts. Yan guys. Makikita nyo nagkaroon na ng display. Kasi ang problema natin. So basically ang ginagawa ko dito, sineshort ko yung pin 27 to pin 28. So kasi yung standby voltage natin na 3 volts is nandito sa pin 27. So yan, wala, di ba?
Ngayon pag sinort ko yan, nagkakaroon yan. So yung 3.3 volts natin, parang siya yung pinaka-switch ng ating LCD. So ipakita ko sa inyo dito sa ating diagram kung paano siya nag-work yung ating MOSFET. Basically, itong ating panel, meron yan chip dito. So yung pin 27, which is 3.3 volts, nandito siya sa IC na to. So once na tinurn on natin yung laptop, para magkaroon siya ng display, kailangan mag-on yan. Kailangan siya mapunta. Yung 3 volts dito, kailangan lumipat dito sa ating pin 3. So yan. Yan ngayon yung kukonect sa ating pin na to, sa tatlong pin na to. Ano ba yung tatlong pin na to? Yung LCD VDD natin, sa magkakonect ng lahat naman yan. LCD VDD. Ito yung 3.3 volts para mag-on yung ating LCD. So ang ginagawa ko kanina, itong 3.3 volts, pinagdidikit ko tong wire na to para magkaroon to ng supply. Kasi ang ibig sabihin dito, hindi ito gumagana. Hindi ito nag-on. So kung may pang-replace tayo niya, ito yun eh. Yan, ito yun. So tester rin natin yung, nalagay mo natin ito sa ground. Tester rin natin yung paan ito dito sa dulo. So, nakakuha naman tayo ng 3.3 volts. Pati yung taas, 3.3 volts din yan. Pero pagdating sa kabila, 0 voltage na siya. Dapat dito may voltage tayo. So, yun. Gagawin natin, kailangan natin masupplyan yung 3 pins na to. So, short muna natin yung pin 4, pin 27. Yun. Yan. Ayos na. Teka, kailangan stable eh. So, ganun. So kung wala tayong pang-replace niyan, pwede naman natin jumperan yan para naka-always on na yung LCD natin. So wala namang kaso yun eh, kasi gumagana naman yung ating backlight. Ayan, nag-off naman yan pagka magpa-power off siya. So ito guys yung ating 19 volts. Kung sakali naman ang problema naman natin is black siya, pero may nakikita ka sa loob na meron siyang display. Pag inilawan mo, eh meron ka nakikita ng display pag inilawan mo pero walang backlight. So, pwedeng dito yung problema naman nun sa dulo. Ito yung dulo niyan. Meron din yung 3 pins na 19 volts. Yan, pag tinester mo, 19 volts yan. So, possible, pag wala kang backlight pero may display, supplyan mo lang to ng 19 volts. So, minsan naman ginagawa ko, naghahanap na lang ako dito sa minsan sa input power supply natin eh. Hanap ka na lang ng kahit anong 19 volts dyan. Lagyan mo lang ng jumper wire para pumasok doon. So ngayon, ang problema natin dito is ito. So magja-jumper na lang tayo ng wire dyan para lang mapagana natin yung ating display. So guys, ganitong solution lang ang ginawa ko. Bali, yung pin 27 and pin 28, pinagdikit ko lang sila gamit lang ang wire. So yan. Basta gamit lang ang wire, pinagdikit ko lang sila. Pwede ka rin naman mag-jumper dyan. Kaso kasi maghihinang ka pa rito. Itong input voltage na dalawang 3.3 volts nito, pwede ka mag-jumper wire dito papunta dito. So, babypass mo lang yan para magkaroon ng 3.3 volts. Ngayon, kung ayaw mo naman maghinang para hindi masyado mababoy ito, pwede mo naman din i-jumper na lang dito gamit ang wire. Kagaya ng ginawa ko. So, ganyan lang siya. Yan. So, yan ang pinaka-simple solution tsaka pinakamabilis. And then, pagka nakabit na natin, always make sure i-testing natin yung continuity kung walang nagsushort. So, tester natin yung, ito yung ground. So, yan yung ground, nagbibip. Pag sa 27, so wala naman. Wala, wala. So, okay. Safe naman yan. Sige, subukan natin ngayon supplyan. Yun, nag-display na siya. So, yan yung pinaka, ano, so stable naman na yan. Yan yung pinaka mabilis nating solution dyan. So, maganda rin na meron kayong board viewer. Okay, ganito mag-download niyan. Search lang kayo sa Google ng model number ng inyong laptop, tapos lagay mo lang dito board view. Yan. Makaka-download ka na ng marami na yan sa internet. Makaka-download ka na ng board view dito. So yan siya. Download lang siya rito. Tapos gamit ang ating board view software, ito yung ating board view software. Open mo lang yan, tapos click mo file. Open, tapos yung board na i-open natin, yung dinownload natin kanina. So, ito na siya.
nandyan na lahat ng connection niyan. Nag-click ka rito, andun kung saan makikita mo kung saan siya nakakonect. Makikita mo kung para saan siya, VCC or ground. Itong piyesa na to, ito mga kapasitor to, makikita mo kung saan paa yung magkakadikit. So malaking tulong to. Yun. So yun lang guys, yun lang ang pinaka-solution natin sa white screen. Nakita niyo mo kung paano. So jumper lang. Basta lagi niyong tatandaan, pag white screen, kulang siya ng 3 volt supply. Pagka may display pero walang backlight, so wala siyang 19 volts. So ganun lang ang gagawin natin pagka na-encounter natin yung problema na to. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe. And magkita-kita po tayo sa susunod nating video. Yun lamang po. God bless.